Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Ngayong kapistahan ni San Lucas, hilingin natin na lagi nating matagpuan ang awa at kagalakan ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyay ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsusulat ng isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa mahihirap. Ipagkalomong ang mga dinakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa sa damdamin at isipan at lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Dimas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pangsanlibutan. Siya'y nasa Tesalonica, nagpunta sa Galacia, si Crescente. Si Tito namay sa Dalmatia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isamo mo rin, sapagkat malaki ang mitutulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko sa Epeso si Tike. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na iwan ko kina Carpio sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, o poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila, makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalikip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Tumayo po tayo. Tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng mga lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira doon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin nyo ang inumin na numang idulot sa inyo, sapagat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po ang mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Lucas. Si San Lucas ang isa sa apat na ebanghelista. Hindi yung kalsada dito na ebanghelista. Pag sinabi nating ebanghelista, ang ibig sabihin nito ay nagsulat ng ebanghelyo o ng buhay ni Jesus Nazareno. At kaya mapapansin ninyo sa taas, may apat na bilog. Yan yung apat na manunulat. Si San Mateo, si San Marcos, si San Juan, at si San Lucas. At ang tanda ni San Lucas, makikita ninyo, ay parang baka. At silang lahat may mga pakpak sapagkat sila ang nagdala ng mabuting balita ng kwento ng buhay ni Jesus Nazareno. May pagkakahalintulad at may pagkakaiba ang kanilang mga kwento. Pero wag ko kayong magtaka. Wag niyong isipin na mali-mali ang kanilang mga kwento dahil nagkakaiba. Dahil halimbawa po, kung ako man, hihingin niyo ang kwento ko sa tatay ko, sa kapatid ko, sa kaklase ko, sa kapitbahay ko, natitiyak ko magkakaibang kwento ang inyong maririnig tungkol sa akin. May mga bagay na pare-pareho, katulad ng birthday ko, saan ako galing at nag-aral, pero yung ibang bahagi ng buhay ko, iba yung ikukwento ng tatay ko o nanay ko. Kasi siguro sila, mas nakita nila yung paglaki ko, kaya marami sigurong kwento nung bata ako at yung kaeskwela ko, mas ikukwento niya nung nag-aaral kami. Kaya ang ebanghelyo ay ganun. May apat na kwento, ngunit meron silang gustong puntuhin.
Sabi ko nga sa inyo, kung nanay ko ang magkukwento sa inyo, eh, ipagmamalaki niya yung anak niya. Ang ikukwento sa inyo, siyempre, nasabihin niya, ay, naku, napakagandang lalaki ng anak ko. Matalino yung anak kong yan. Masipag yan. Kung kaklasiko ang tatanungin nyo, eh baka ang sabihin, ay, palatukso yan. Lagi ang napapatawag ng teacher sa principal. Pero hindi ibig sabihin, bagamat magkakaiba, ay hindi totoo. Ganun po ang mga ebanghelyo. At si San Lucas, ano yung gusto niyang ipunto? Ano yung gusto niyang bigyang pansin natin? Simple lang po mga kapatid. Una raw po, ang ebanghelyo ni San Lucas ay ebanghelyo ng kagalakan. The Gospel of Joy. Para kay San Lucas, ang pagdating ni Jesus sa Sareno nagdulot ng kagalakan. Kaya sa simula pa lang, nung ipinahayag ni Anghel Gabriel kay Zacarias sa tatay ni San Juan Bautista na magkakaanak na si Elizabeth, anong sabi ng Anghel? Magdudulot ng kagalakan ng batang iyan. At nang dumalaw si Anghel Gabriel sa mahal na Birheng Maria, anong sabi niya kay Mama Mary? Magalak ka, Maria. At hindi ba nung dumalaw si Maria kay Elizabeth, pareho na silang buntis, ano sabi ni Elizabeth? Nang marinig ng anak ko ang tinig mo, lumundag siya sa kagalakan, sa sinapupunan. Kaya napatalon daw yung bata, si San Juan, sa tiyan ni Elizabeth. At marami pang pagkakataon na ikinukwento ni San Lucas. At lalo na, kaya raw ang isang tunay na deboto, puno ng kagalakan. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Mukha bang magalak yan? Mukha bang Biyernes Santo? Mukha bang nakababad na sa suka? No? Para bang ampalaya na? Napakapakla. No? Ang tunay na deboto, hindi nauubusan ng kagalakan. Dahil ibig sabihin nun, naniniwala tayo, kasama natin ang Panginoon. At kapag kasama natin ang Panginoon, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Hindi tayo katulad ng Nazareno, bagamat mabigat ang krus, hindi tayo patatalo sa krus. Hindi tayo patatalo sa mga pagsubok at paghihirap sa buhay. May dahilan tayo laging maging nagagalak. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, magalak ka. Ayan. Hindi mag-alak ka, ha? Baka mag-alak ang sabihin mo. Bumili kayo ng alak, no? Yung ibang tao, nagagalak pag may alak, no? Hindi ho. Iba ang kagalakan natin. Ang kagalakan natin nang gagaling sa Poong Nazareno. Kaya hindi tayo susuko. Kaya sabihin mo uli sa katabi mo, huwag ka mawalan ng pag-asa. Ayan. Bakit tayo nagagalak at hindi nawawala ng pag-asa? Sapagkat ang ebanghelyo din ni San Lucas ay ebanghelyo ng awa. Kanina, ebanghelyo ng kagalakan. Ngayon naman, ebanghelyo ng awa. Laging nagkukwento si San Lucas ng awa ng Diyos. Kaya nga, matatagpuan sa kanyang ebanghelyo yung tatlong talinghaga ng awa. Yung talinghaga ng nawawalang tupa, nawawalang barya, at nawawalang anak. Doon lang yung makikita kay San Lucas. Kaya nga sabi nga, ang kanyang ebanghelyo ay kwento ng mga nawawala at nagwawala. O, tingnan mo uling katabi mo, mukha bang nawawala yan o nagwawala? No? Alam nyo, ang Diyos daw, sabi natin, kagalakan, walang mas masaya para sa Diyos kung hindi ang isang taong magsisi at magbalik loob sa Kanya. Kaya nga sa Ebanghelyo ni San Lucas, iniwan yung 99 na tupa at tuwang-tuwa nung nakita yung isa. Nung nakita, nung umuwi ng bahay yung alibugang anak, diba, yung tatay, kumaripas ng takbo, sinalubong yung anak. Sapagkat mga kapatid, walang ibang ikasisiya si Jesus sa Sareno
kung hindi ang isang debotong nagsisisi, isang debotong nagpapatawad, isang debotong tinatagpo ang awa ng Diyos. Kaya ang tunay na deboto, hindi lang panaygalak, ang tunay na deboto, puno rin ng pagsisisi at pagpapatawad. Aanin mo yung andami mong prosesyon, hindi ka naman nangungumpisal. Naglalakad ka nga ng paluhod, sabi mo, Pader, 5 beses ako maglakad ng paluhod. 1 linggo. Tapos 1 taon ka nang hindi nangungumpisal. Pader, namamanata ako tuwing Biyernes. Pero hindi mo makuhang magpatawad ng iyong kapwa. Pader, 1 beses ako nakakapanik sa andas. Naaabot ko lagi yung Nazareno, yung krus. Hindi ka naman marunong humingi ng tawad sa sinaktan mo. Ang tunay na kagalakan, nakaugat sa awa ng Diyos. Kaya dapat, kung tunay tayong deboto, kaya baka kulang yung kagalakan mo sa buhay, kailangan mo munang tagpuin ang awa ng Diyos. Kaya ka siguro laging mainitin ang ulo, palaaway, kasi kailangan mo pang magpatawad at humingi ng tawad. Ang kwento ni San Lucas ay kwento ng awa. Kaya sabihin mo naman ngayon sa katabi mo, kaawaan ka ng Diyos. Ang gustong maging magalak, ang gustong kaawaan ng Diyos, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. At panghuli, San Lucas din daw po ang nagsulat nung 5 libro sa Bagong Tipan. 2 libro ang isinulat ni San Lucas, ang Ebanghelyo at ang Gawa ng mga Apostol, Acts of the Apostles, ang kwento ng unang simbahan. Dahil ang gusto ring ipaalala sa atin ni San Lucas, hindi mapaghihiwalay ang kwento ni Jesus Nazareno at ang kwento ng simbahan. Ang kwento ni Jesus at ang kwento ng bawat deboto. Hindi pwedeng magkaiba. Kaya nga kay San Lucas, nung nabuhay na mag-uli si Jesus Nazareno, para bagang nabuhay ang simbahan. Sumigla ang simbahan. Dati-rati ang simbahan, duwag. Ayaw mangaral, ay nagtatago. Pero nang nabuhay na mag-uli si Jesus, aba, tumapang ang simbahan. Sumigla ang simbahan. Kaya magkadugtong, nung natapos ang kwento ni Jesus sa Nazareno, nagtuloy naman ang buhay at kwento ng simbahan. Ganun din daw po, hindi pwedeng hiwalay ang kwento natin. Hindi mo pwedeng sabihin, deboto ko ni Jesus sa Nazareno, tapos ang kwento ni Jesus sa Nazareno, kwento ng pag-ibig at kapayapaan, ikaw galit at away. Ang kwento ni Jesus sa Nazareno, kwento ng awa at kagalakan, ikaw paghihiganti at galit. Hindi pwedeng magkaiba. Ang kwento ni Jesus sa Nazareno, kwento ng pagbibigay ng sarili, ikaw sakim, maramot. Hindi pwedeng hiwalay. Hindi pwedeng iba. Ang kwento niya, dapat kwento din natin. Ang buhay niya, dapat karugtong din ng buhay natin. Yan ang gustong ibahagi sa atin ni San Lucas. At yan ang sama-sama natin ngayong ipagdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami sapagkat nais namin muling marinig ang iyong kwento, ang iyong buhay. Salamat sa mga katulad ni San Lucas na nagpakilala sa amin sa iyo. Nawa, matagpuan namin ang kagalakan dahil natagpuan ka namin sa buhay namin. Hindi kami susuko, hindi kami mawawala ng pag-asa,
Hindi kami matatalo ng paghiganti, ng paghihirap, sapagkat hindi kami mauubusan ng kagalakan at pag-asa. Dumudulog kami sa iyo, sapagkat nasa iyo ang awa ng Ama. Tulungan niyo po kaming magsisi. Tulungan niyo kaming magpatawad. Tulungan niyo kaming magbagong buhay upang sa gayon ang aming buhay, ang aming kwento ay laging nakadugtong sa iyo. Kami ngayon ang magpapatuloy ng iyong kwento. Kami ngayon ang magpapakilala sa iyo sa aming kapwa. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Tumayo po tayo. Mahal ko mga kapatid, binigyan tayo ni San Lucas ng isang ebanghelyong mayaman sa mga salaysay. Manalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng mapagmahal na tagapagligtas na inihayag ni San Lucas. Ang ating tugon, Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang simbahan, naway gisingin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga nasa propesyon ng panggagamot at ang mga tumutulong sa kanila, naway gabayan ng Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Tayo naway masiglang makilahok sa gawaing pangmisyon ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng pagtataguyod at aliw mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga yumao, naway makabahagi sa kagalakan ng mga anghel sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Tahimik nating idulog, iba pa nating kahilingan. Makapangyariang Ama, kasama ng mga panalangin ni San Lucas, inilalapit namin sa iyong aming pangangailangan. Ipagkaloob mo mga ito alang-alang sa iyong anak, ang mapagmahal na tagapagligtas na nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Thank you.
Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mong kami kusang makapaghain upang ang mga alay na inihandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligad katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo
ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Lucas at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong, Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bongga lang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amin. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesus Nazareno, ang pinagmumulan ng kagalakan at awa ng Diyos. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis harapan ng pari o lay minister.
Sumunod po tayo. Mabuhay, o Panginoon.
announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan nating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap namin sa hapag mong banal ay magpabanal at magpalakas sa amin. Sa pagsampalataya sa mabuting balita, ipinangaral ni San Lucas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pang-ayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at kagalakan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.